Good morning mga kabahay and welcome back po ulit dito sa ating panibagong house tour. And ngayong araw po, i-feature po natin ulit itong ating isa sa mga model house natin dito sa Brookstone Park na si Anika. By the way, this is Ruel de la Serna and my partner Eljon Lansangan, your real estate salesperson. So sa ngayon po mga kabahay, tayo po ay nandito sa may Brookstone Park para i-feature po itong isa sa mga model house natin dito na si Anika na isa pong two-story single attached na kung saan meron pong two bedrooms, two toilet and baths, one carport, living area, service area, dining area, and then yung kitchen. So kung makikita niyo po, ganyan po siya kalaki. Lalakarin ko po para makita niyo po yung kabuuan niya. So mula po dito sa property line na to, nagmumula, lakad po tayo ng 8, 3, 4, 5, 6, 7. So roughly nasa 8 meters po yung wide nitong harap. And then paatras po, 10 meters. So ito po ay meron pong lot area pala na 80 square meters and a floor area of 60 square meters naman. So, itong nakikita nyo pong fence ngayon ay representation lang po ito. So, you have the parking. Ayan, yung parking natin, napakalaki po. Kasyang-kasya po kahit pick up pa. Wala tayong magiging problema. And then, pagpasok po, itong fence and gate na to, again, hindi po kasama ito. Para lang makita nyo lang po yung kung saan po nagmumula yung ating property line. So, dito sa harap, meron ka pang 1.5 meters. And then may bucket garden ka dito. Tapos dito naman sa side, meron kang porch. Ayan. So na magsisilbing ano po, shade or cover dito sa area. So actually, pwede pa nga itong magiging playground. Opo. Tapos dito, malapad pa mga kabahay. More than, nasa 3 meters din siya. Hanggang dito po sa likod. Ang likod naman po, again, meron din pong 1.5 meters. So, kung napapansin niyo po, napaka spacious ng dating po. Tapos dito, mamaya papakita ko po dito sa ano, doon tayo sa harap na daan para makita niyo po yung gaano siya kalaki. Ayan. So kung mapapansin niyo po mga kabahay, sobrang tibay po. Ito 100% napakatibay ng bahay, buhos talaga. Tapos pagpasok natin, ang atin pong main door ay gawa po sa solid wood. Ganyan po siya kalapad. Sa turnover po mga kabahay, again po dun sa nauna nating vlog, hindi siya kasali. Wala po siyang flat surface lang po yan, pero ano na rin, maayos na rin. Tapos naka-paint na rin po ng primer, naka-ano na rin po. So this is now our living area. So makikita niyo po, parang traditional yung area niya kasi malapad. Napakaluwag po. Wala pong naging problema. So most likely, ito yung magiging TV set natin dito sa area na to. Tapos dito, kahit mag-sofa ka pa ng mahaba, hindi rin po siya magiging space constraints po. So kung mapapansin nyo, malawak. So dito, magkakaroon kayo ng table. Pwedeng-pwede po. Tapos kung mapapansin nyo po mga kabahay, ito po. Yung poste. Kaya matibay po itong bahay na ito. Garantisado po. At dito sa area naman, ito yung ating dining hall. Ang dining hall natin, pwede pa yung four-seater siya, pero pwede pang magdagdag kasi pwede pa nating i-atras to, gawing an. Kasya pa rin po. Actually, kung mapapansin niyo po mga kabahay, napakaluwag po. Ano po, hindi tayo nahihirapang mag-ikot-ikot kasi ang dali pong ligawa ng maluwag po yung ating may espasyo po. Tapos dito po sa ating kitchen, most probably ganito na rin pong turnover natin, naka-tiles na rin to. Tapos yung may mga cabinet ka na dito sa baba. Dito na lang po sa taas, pwede tayo magdagdag ng additional cabinet for additional storage po. And then, ito yung ating toilet and bath dito sa ground floor. Ang sukat naman niya ay 1.5 by 1.5. So maluwag po mga kabahay, malaki po. Most likely, naka-tiles na rin po siya. Tapos, hanggang dito, ang tiles niya nasa 4.5 feet.
wala lang po yung salamin. Tapos, kung ano yung nakikita niyo po, meron siyang toilet bowl, tapos yung lavatory. Ang wala lang po dito yung shower head. Pwede nating palalagyan po kung gusto niyo pong i-ano natin. Tapos dito naman yung ating access pa, service area. So yan po, makikita nyo, napakaluwag pa. Hanggang dito sa ating parking area, wala po tayong magiging problema. So ito yung ating ground floor. At tignan naman natin yung ating second floor. So kung mapapansin nyo po mga kabahay, ang ating pong steps ay buhos po. Ibig sabihin, napakatibay po ng bahay nito. And then, itong yung handrails natin, naka-bar na rin. So, kahit na nga po, masagi, wala pong problema, matibay po yung pagkagawa niya. Ayan. So, napaka-prominent po ng mga biga dito, mga kabahay. Kung mapapansin nyo po, sagad hanggang poste, nakakabit yan, napakatibay po in short. Tapos naman, you have the mini hallway dito. Kung halimbawa, meron kayong tatlong anak na magtatakbuhan, hindi po kayo mag-aalala na diretso mahulog sa hagdan kasi napakatibay po nitong center na handrail na to. And also, maganda yung design. Hindi siya alanganin, hindi siya delikado. So, bago yan, pakita ko muna sa inyo yung ating first bedroom. Okay, may trick dito mga kabahay kasi yung bedroom na ito, ang lapad. 3-4 nasa 6 around 6 meters yung haba niya. Tapos 1 2.5 naman yung lapad. Ibig sabihin po, although isang bedroom lang po ito, pwede niyo pa pong hatiin ito. Kasya pa hanggang dito yan, no, kung tutusin hanggang dito. Kasya mo pang or gawan mo ng divider or yung division hanggang dito, tapos ito another room. So, pwede pang maging 2 rooms itong area na ito. Dito kasi, meron ka ng sliding door na kung saan, kung gusto nyo nga pong i-convert ito into another room, wala pong magiging problema sa liwanag. And also, dito sa side na to, ayan, kasyang-kasya po yung single bed natin, kahit isagad mo pa yan or double deck yan, walang magiging problema. And dito naman sa side, meron kang awning type na window. So, wala tayong problema sa natural light na papasok. And also, yung maganda. Maaliwalas at ang tawag na ito, masyadong maluwag pa ho. Kung makikita nyo, nasa 3 meters actually, oh, malapad pa. Ayan. Tapos, this is our second toilet and bath dito sa ating second floor. Again, naka-lavatory, toilet bowl, and then yung shower head ka na. Although common lang, pero okay na rin. Bakit? Kasi ang ganda ho ng pagkagawa, maaliwala siya, maluwag. Ayan, nasa 1.5 din by 2 meters yung haba naman. Okay, so finally, dito po sa ating master's bedroom. Ang master's bedroom, double bed lang siya, pero pwede nyo pang gawin itong queen size. Walang magiging problema. May space ka pa rin dito. Ang maganda ho dito, kabilaan po yung ating window na kung saan nagsisilbi pong natural light yung pumapasok at saka yung hangin. Nakaabang na rin po yung ating mga port ng ating aircon. And you have your cabinet na dito sa side. So kung mapapansin nyo po, maluwag. Wala po tayong problema sa space. Okay? So, I hope po nagustuhan niyo po ating house tour nito mga kabahay. If you have further questions, just give us a call. Computations will be also posted in this video presentation para hindi po tayo ma-mislead. And all the details po ilalagay po dito sa ating video. Thank you very much po and God bless po. Partner, ano bang asahan natin dito? Or ano bang masasabi mo dito sa Brookstone Park? Particularly itong bahay mo na si Anika. So partner, dito si Anika Model kasi, si Brookstone Park, isa po sa pinakamagandang location sa 13 Mark 3 sa Cavite po. Unang-una kasi si Brookstone Park, paglabas mo pa lang, meron tayong school. Then ang magkagandahan din kay Brookstone Park kasi malapit siya sa lahat ng establishment. Unang-una si SM,
private school, public school, palengke, tsaka ating mga transportation, napakalapit lang. So paglabas mo ng village mo, kunting kembot lang, nandiyan na lahat. Ayun, so ako naman, ang isang take ko naman dito sa bahay na ito, si Anika. Ito, honest review to mga kabahay. Walang ano dito, kung walang bias, baga. This is my honest review about this house. Ang masasabi ko lang, ang kulang lang dito talaga is balcony. Pansin mo rin yung partner, no? Kasi ngayon, ang gusto ng mga, lalong-lalo na po mga millennials, ang gustong-gusto yung mga modern contemporary na bahay. Ibig sabihin, may balcony, modern yung design. Kasi alam natin pagka millennials, mahilig sila sa ano eh, yung mga relaxing type na bahay. Tama. Kasi nila, pagka-uwi nila galing trabaho, mayroon silang isang space na andun lang sila. Gusto nila mag-muni-muni or gusto nila mag-relax, chill-chill lang. Yung, siguro ano lang, partner, ang maganda lang din kasi kay Box of Park kasi pag din naman sa construction, hindi naman may equipped si Box of Park. Kahit ano naman ang paggawa natin sa ating harapan, palagyan ng balcony. Pwede. Pwede naman, oh, pwede naman. Unless ibang ano, mahirap. Kasi yung developer na talagang mahirap kausap. Ayaw na ipabago, ayaw ipamodify yung harap. So si dito. Si Box of Park naman kasi friendly naman yan eh. Madali siya kausap. Madali kausap. Saka mga kabahay, talagang honest talaga. Honestly talaga, sobrang tibay ng bahay nito. Sobra. Kasi ang ginamit, ayan, mamaya papakita namin sa inyo kung paano binubuo yung Anika model. Meron kaming isang house dito na binubuo pa lang. Siguro pwede namin mamaya ipasilip sa inyo para at least mayroon kayong idea. Ayun. Yun ang pinaka-the-best lang talaga kasi kay Anika model kasi karamihan kasi sa ating mga buyers ay from Manila. So, ang unang tinatanong agad nila yung transportation, kung mayroon ba tayong 24 hours na biyahe or kasi yun ang pinaka-accessible sa kanila eh. So, napaka-perfect na perfect po si Anika sa inyo, sa mga buyers natin na naghahanap ng kabitiyo yan na malapit at saka accessible sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras. Kasi, at saka lalo na partner kung mabuksan yung capital natin. Ano? Capital, yun. Kasi, mga kabahay, ang Kapitolyo po ay nasa around 500 meters lang po. Katabi lang, isang village lang po ang Pagitan. Imagine niyo po yun, ganun po kalapit siya. So, nandun na lahat. Siyempre, pag may Kapitolyo tayo, marami tayong commercial na ilalagay. So, hindi mo na kailangan lumayo. Kasi, sa bagay, partner, kasi ang SM naman, ay 5 minutes lang to 10 minutes, nasa SM ka na, SM 13 ka na. Kung gusto mo naman mag-DASMA, malapit pa rin siya, hindi pa rin siya malayo. Sa mga naghahanap ng mga private school, andyan si Lyceum, si Gabsu, malapit pa rin siya, hindi siya ganun kahirap. Sa St. Jude, oh, na? Yes, sa St. Jude, nasa 5 minutes lang din po mga kabahay. So, final take natin, partner. So, mga kabahay, in-invite namin kayo dito sa Blockson Park na ito, i-avail nyo si Blockson Park kasi napakaganda po ng location ni Blockson Park. Accessible sa lahat, OFW, talagang magugustuhan nyo to kasi sobrang ganda ng location, maganda na yung bahay, napaka-modern design. At saka partner, yun nga, yung accessibility ng isang village nandito na halos nandito na kay Blockson Park. So, ayan po mga kabahay, I hope na nagustuhan nyo po. And if you have further questions po, nandito ngayon sa baba, itong sa baba po, nakalagay pong ating mga contact numbers. You can call my partner, Sir EJ Lansangan. So, kami naman ni Sir Well, anytime, tawagan mo lang kami. Andito kami lagi para sa inyo mga kabahay. Buong bibigyan namin ang best namin para maibigay sa inyo yung napakagandang service. Ang isang real estate agent po. Alright. Thank you so much po and God bless po. Ayan, so ayan mga kabahay, magbibigay din ng sample kung ano yung turnover, ano yung tsura ng turnover unit natin. So, ayan siya. Malinis naman na yung flooring, tapos naka first coating na rin siya kung makikita nyo po. Ayan. Ganda na rin talaga. So, gamit na lang at saka yung tiles. At least ang maganda dito mga kabahay, makakapili kayo ng kulay ng tiles, ng design ng tiles na gusto ninyo. Ayan. Hindi na tayo akyat at may gumagawa. So ayan, sa lahat po na gustong mag-invest, mga managers, senior managers, business owners, OFWs na
may pinaghahandaan, lalong-lalo na pagdating sa mga sa bahay. Perfect na perfect po ang Brookstone Park, particularly itong ating Anika model na kung saan magbibigay po sa iyo ng peace of mind. Kasi po buhos po yung bahay natin, wala po tayong magiging problema. Alright.